Nakakausap po natin si Mr. Lester Tolosa. Isa po siya concerned citizen. Na-witness siya po yung pangyari kung saan nagkaroon po ng banggaan pagitan ng isa pong taga-LTO at isa pong biker sa bike lane. Sir, Sir Lester. Apo, Sir Lapi. Okay. Nabangga po. Ano po yung eksaktong na-witness niyo po? Na pangyari? Ganito po. Apo, Sir. Ganito po kasi yun, Sir. Dito sa C5, tapat po ng Miriam College. Opo. Stoplight po yung time na yan, Sir. Opo. Siya lang po yung bukod tanging motor na nandun po sa ano, sa bike lane. Okay. Yung magi-green light na po ng time na yon, biglang pasok po racer sana sa ano, mga tamang lane, sa wheels, four wheels po sa motor. Eh biglang pasok din po yung sir nakabike yung bigla po na panggani nakabike si sir LTO. Dahil yung nasa po, bike lane itong si taga LTO. Opo sir. Na dapat wala siya doon kasi pag sinabing bike lane, pang bisikleta lang yon. Yes sir. Okay. So, na-witness niyo po yung eksaktong banggaan. Anong sumunod nangyari after ng magbanggaan, sir? Ayun po, sir. Pinabayaan lang po ni Sir LTO, hindi man lang po tinulungan. So hinabol po namin mga nakakita, mga riders. Okay. So yung paipit na po si Sir ano, LTO, yun, doon na po ako nagsimula mag-video. Okay. At meron pong dumating na mga traffic enforcer from the MMDA? Yes, sir. Opo. Okay. At yun nga po, kinakausap nyo na parang bakit exempted na ba yan? So, wala hong nag-imbestiga doon ng taga-MMDA at hindi ho tinikitan itong motorsiklo dahil tama nga naman kayo, bike lane yun, dapat wala siya doon at kinailangan, nobody's above the law, sana matikitan siya doon. Apo, ayun nga po. Ano pong sabi ng mga taga-MMDA, ba't di po siya tinikitan? Sabi ko kasi, ano, sir, ano, hindi naman po kasi nila nakita yung pangyayari, natumbalan daw po yung LTO, yung nakabike. Tapos eh, hinayaan nila po nila. Hindi nila nakita ang pangyayari. Okay. Opo. Alright. It also tapos, makes sense. Pero kayo po, nakita nyo bilang witness, kayo yes, po ang nagsasabing nasa bike lane siya. Opo, sir. Imbis po na mapakinggan ng maayos yung side ko, sir, nagalit po ang MMDA sa akin. Gusto rin po sana nila ako tikitan for obstruction. Kaya ang ending po, sir, hindi nila ako tinikitan. Pero kinuhanan po nila ng picture ng motor ko, plaka at lisensya. Okay. Pati na rin po yung unit. Tapos sabi po ng isang MMDA, ipapaalarma daw po nila yung motor ko sa LTO. Sana nga po, sir, tinikitan na lang nila ako. At least pag natubos ko yung ticket, wala na akong problema. Okay. Pero para po ipalarma nila ako at i-threaten po nila ako ng ganun, wala na po akong kalaban-laban. Parang unfair naman po sa akin, sir. Agree po ako sa inyo, sir. Sandali lang po, sir. Nasa ilin telepono si Mr. Mario Castro. Ito yung nakabangga. Okay. Mr. Castro. Sir Mario. Hello po, sir. Apo. Sir, bakit po kayo nasa bike lane noon? Mga oras na nangyari po yung banggaan sa pagitan nyo at ng biker? Sir, medyo mahina lang po yung audio, no? Okay. Yung signal po okay, dito. Sir, bakit nyo ginamit po yung bike lane? Nakamotor kayo. Dapat hindi kayo sa bike lane. Sir Rafi, ganito po yung umpisa po niyan. Naka-stop po ako dun sa Ateneo po. Apo. Naka-stop po kami. Okay. Nung mangyari po yan. Okay. Kung naka-stop ka, bakit ka sa bike lane? Still, wala dapat po. Wala ka nasa, sa bike lane. Nasa labas po ako, sir. Nasa labas ka ng bike lane? Opo. And then? Katapat ko po yung dalawang barrier, katapat ko. So, wala ako dun sa loob. Oh. Bakit merong mga witness na nakakita na ikaw ay nasa bike lane, kaya nga hinabol ka nila? Nung so, mabangga yan, yung bike, nung magkabagaan kayo ng biker? Yung natumba po na biker, ano po yan, may nauna pa pong sampo bago sa kanya, o anim, o may ang tanong sampo. Ko lang, sir, para mapaisip tayo, apa? Nabangga mo ba itong biker, o nagkabanggaan ba kayo ni biker, yes or no lang? Hindi po. Hindi kayo nagkabanggaan? Natumba po siya sa tapat ko. Natumba lang siya ng kusa? Opo, kasi po, biglang nagpreno yung harapan, yung
sinusundan niya. Naala nga kasi naka-stop. Okay, sandali lang po ha. Sir Lester. Sir, hindi naman po sana mangyayari yung ganito kung wala po siya sa MMDA at sa bike lane. Hindi naman po sana mangyayari to, sir. Oh, gets niyo po. Sir? Hello po. Mr. Castro. Pa? Kung kayo po ay nasa tamang lane at wala kayo sa bike lane, hindi sana nangyari itong kaguluhan ito. Lahat ito nangyari, nagkagulo-gulo na ngayon, dahil nga po, ginamit yung bike lane. Pero kung nasa tama kayong lane, then wala sana tayong problema. Hindi sana tayo nag-uusap. Sir Rapid, ano po yan? Naka-stop nga po kami. Bakit, sir, bakit po magawa-gawa ng istorya itong si Mr. Tolosa? Kasi sir, pinapalabas yun na, mali si Mr. Tolosa. So meaning, gumagawa siya ng istorya. So why would he do that? Ay, ako po, wala po akong binabanggit laban po sa kanya. Hindi po ako galit sa kanya. Okay. Ganito na lang, guys. Tawagin niyo MMDA. Kasi may pagbabanta. Okay. Sir Mario, dinideny niya po yung pangyari. Then, karapatan niya po yung mag-deny. Alright? Kasi, mabuti sana kung meron pong video. So, it's his word against his. At buti sana, sir, kung may CCTV sa lugar na yon. Sir, sorry sir ha, mahina po yung kaso natin dito dahil karapatan niya po talaga mag-deny. Alright, ito na lang pong gagawin natin. Doon na lang po sa pagbabanta against you. Mr. Regalado Berenguer, Junior Sector Head ng MMDA Central Traffic Enforcement District 2. Sir. Hello sir, good morning po. Sir Regalado, pakisabi na lang po sa mga tauhan nyo na involved po doon sa video, kasama doon sa video, na wag na po magbanta o kung ano man meron sila sa ulo nila ngayon laban dito kay Lester Tolosa, wag na po ituloy. Yes sir, ako na po nag-garant ka, nakausap ko na po sila. Wala naman pong pagbabanta, siguro nag-sayawar lang sila para lang mapase pa yung pangyayari. Ako na po na nag-garant ka sa inyo sir na walang pagbabanta. Okay, at hindi po maalarma, hindi po i-alarma itong plate number ni Mr. Tolosa? Wala po. Pinabura ko na po lahat, pati yung mga pictures na inano nila. Okay. Alright, very good. Mr. Tolosa, satisfied na po. Nagbigay na po ng guarantee yung mga supervisor ng mga tao nandoon, mga taga-MMDA. Apo sir, thank you po. Ang goal ko lang din na magpunti na sir, ma-raise po yung awareness. Eh. Sana naman po, yung gantong pangyayari po, huwag na po maulit. Apo. Okay. Tama po yan. Sir, I appreciate you being a concerned citizen. Kailangan po ng bayan yung katulad ninyo. However, sir, kulang kasi ebidensya ninyo eh. Dinidinay po nitong kabila. In the absence of video, pag kahit saan tayo makarating dito, mahirapan tayo, sir. Mahirapan natin madiin itong si Mr. Castro. Apo, sir. Meron din naman po, sir, na andang tumulong sa akin, LTO. But anyway, sir, sa napakaliit na bagay, tama na itong nagkakaintindihan na tayo. Diba, wag na natin ito ikorte. At least, nag-guarantee na po yung taga-MMDA na nothing will happen to you sa plate number mo. Ayun lang din po kasi yung kinakatakot ko, sir, yung alarma kasi apektado na rin po yung trabaho. Yan po, nagbigay na po ng assurance. At kapag halimbawa sa dumating yung time na all of a sudden nakatanggap ka ng ticket sa mail or bigla ka nalang pinara at walang dahilan, let us know agad-agad. Kaming bahala, okay? Sige po, sir. Maraming salamat po. Salamat din po, Mr. Tolosa. At, God bless po, sir. God bless po. At Mr. Berenguer Jr., Sir Regalado, salamat po, Sir Regalado.